Pogno dito sa TV5. Usong-uso na naman ang pagpo-feng shui ngayong Chinese New Year. Pero practical nga ba ang sumunod sa mga paniniwalang magdadala raw ng swerte sa pagpasok ng Year of the Dragon? Sa pagdiriwang ng Chinese New Year, di magkandaugaga ang lahat, sino man o Pinoy, sa mga magdadala raw ng pampaswerte sa pagpasok ng Year of the Dragon. At siyempre, marami ang nakatutok sa feng shui. Sampung taon ng interior designer at labas-masok sa mga bahay na na-feng shui si Grace Moslares. Nakita niyang naging epektibo naman daw ang paniniwala sa ilang bahay na napasok niya. Magastos daw ang pagpapa-feng shui, pero ayon kay Grace, kung may tamang diskarte, kayang-kaya raw pagsabayin ang pagiging praktikal at ang pagpapa-feng shui. May mga pagkakataon na kung ano ang praktikal para sa disenyo ng isang bagay, sumusuwak sa disenyo ng feng shui. For example, if gusto mo ng wood element doon, normally ang magandang mga wood, these are solid wood. Yun, yung mga nara, acacia, mas expensive siya. Pero kasi marami na rin na ano, like with mahogany, tangili, na minsan nga mas mahal pa yung plastic na to kesa dun dito sa kahoy na to. With water naman, ang nagsispecify sa kanya are mirrors. The mirror also expand the home, especially on condominiums. Mas nakapapalaki niya yung isang lugar. Kung nakatayo na raw ang bahay, huwag raw magpadalos-dalos para lang sumunod sa sinasabi ng feng shui. Kailangan mo siyang bakbakin. It is very impractical. Instead of bakbakin namin, mas malaking trabaho, probably you can add on a nice partition para ma-block yung area na yon, or you can add on a nice divider, a kapis divider, or a beautiful divider. You can call you can divide it with curtains. There are so many possible things if ever na you would need na parangan yung area na yon. Para kay Grace, hindi rin daw maganda na bumili ng kung ano-anong lucky charms para lang makasunod sa sinasabi ng feng shui. Kung cluttered na siya at hindi ka na makagalaw, I think it is about time that you declutter your home. Kasi mahirap naman na nandun na nga lahat ng elemento, but you don't practice peace and abundance inside your home. Yung kumbaga, dapat hindi ka makalat. Kung maniniwala rin lang sa feng shui, mas practical din daw na sumangguni na lang sa mga taong bihasa rito bago ayusin ang bahay para makatipid. If you have a friend that is that knows feng shui, then ask around. If you have a friend that is an interior designer who is a believer or an interior designer lang, kumbaga it would bring the cost down. Mahigit 2 dekada ng feng shui consultant si Paloma. Ang mismong bahay raw niya, isinunod daw niya sa feng shui. I don't want naman that from the main door, dere-derecho yung energy. But at the same time, to do that, to stop the energy from going straight, I had to create some kind of a block, okay? So that it disperses, you know? Taon-taon daw kung mag-ayos ng bahay si Paloma. Pero may paalala siya, kung ano man daw ang ayos ng bahay niya, di raw basta-basta dapat gayahin o kopyahin ito. Sa bokabularyo ni Paloma, wala raw generic na pampaswerte pagdating sa feng shui. Iba-iba raw ang akmang feng shui sa bawat tao. Paano ka magbibigay ng prescription kung anong gagawin sa bahay nang hindi mo nakikita yung bahay nitong mga taon to? At hindi mo kilala itong mga to. So in other words, ang binibigay nila, puro generic. Kaya ang generic, kapag hindi mo alam, nakakamatay yan. Marami raw ang may maling pananaw sa feng shui. Ang mga Pinoy, mabilis pa raw sa alas 4 kung sundin ang mga nababasa o napapanood tungkol sa feng shui. Mahilig daw kasi tayo sa instant swerte. Hindi pinaghirapan, gusto agad dumarating. Kaya ayoko nang sagutin yung tanong na
Anong magandang negosyo this year? Pag sinabi kong taho, lahat kayo magtataho. Di ba? Hindi nag-iisip eh. Anong sagot ng Pilipino? Hindi bali, next year meron naman bagong negosyo. So, kaya wala tayong pinupuntahan. Too many people. Hindi rin daw biro ang magpa-feng shui. Hindi mo makukuha tong lahat na to kung bibili ka lang ng isang bagay at ilalagay mo dyan sa lugar na yan. Pwede ba bago kayo bumili? Intindihin nyo muna. Intindihin nyo mabuti. Kasi sa isang pirasong bibili nyo, parang 10 kilong bigas yan. Stop the energy. Payo ni Paloma sa mga nais makasumpong ng tunay na swerte. Huwag yung lahat ng sasabihin, pakikinggan nyo, susundin nyo. Tanungin mo kung ginawa na yung bahay mo, sinunod mo lahat ang recommendation sa'yo, eh, kikilis ko pa rin. Naniniwala man tayo o hindi sa sinasabi ng feng shui, ang mas mahalaga ay patuloy tayong magsikap para makuha ang ating mga pinapangarap. Hindi ba mas masarap ang tagumpay kung ito'y pinaghirapan at di umaasa sa shortcut lang? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming programa. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. We'll be right back.